and then you'll die. Good day po mga ka-DIYs. Welcome back po dito sa ating channel, Wack DIYs TV. For tonight videos, I'm gonna explain to you po sa mga details and then parts po ng roof rail na compatible po ng Wigo, Innova at saka Avanza po. So this time, papakita ko po sa inyo kung ano yung mga components na yun. So ito po yung maliit na footing ng roof rail, may dalawang screws. So para po ma-access natin yung lagayan ng bolt na siyang paglagyan po para doon po sa clip mismo ng ating roof rail, kailangan pong tanggalin tong dalawang screw na to. Ito po yung dalawang butas, makikita nyo. Dito po lalabas or papasok yung bolt po natin na siyang mag-a-attach doon po sa mismong roof natin po. So yan po. And then we have to cover this one with this plastic para naman po hindi siya exposed, and then balik po natin yung screws para maganda naman po tingnan. So yan po yung basic na information na ma-i-share ko sa inyo with regard to this roof rail footing po. Itong footing po pala ng roof rail natin mga ka-DIYs, dalawang klase po to siya. Maiksi yung isa sa bandang likuran at saka sa bandang dulo naman is mahaba ng konti. So hindi talaga siya pareho po. Kumbaga, yung sa harapan mas malaki po kisa doon sa likurang bahagi. Ito po yung sa harapan. So may dalawang screw din and then dalawang butas. So ito din yung maliit, pareho lang, although sa size sila nagkakaiba. And may kasama din po pala itong rubber footing kung saan apat din po. Dalawang para sa maliit and then dalawa yung para sa malalaki po. So all you have to do is ilagay mo lang itong rubber doon sa ilalim and then isalpak lang po yung mismong footing ng roof rail natin para naman po meron siyang rubber na kumbaga doon siya lalapag or tatama sa rubber po imbis na doon sa roof natin mismo. So protection din po siya at the same time. And then ito po yung rail bar kung saan mahaba po to. And then pwede po to siya sa Innova. Tatlo po Innova, Avanza at Wigo. So sabi ko po is maiksi lang po, so kailangan putulin dito. So I think yung sabi ko is 21 inches lang po yung kaya niya. So sasalpak lang po natin yan dyan and then sa kabilang dulo sasalpak din. So yun po, magiging roof rail na po siya and then kakabit na po. So ready to install na po kapag ganun po. So ito po yung clip po mismo ng ating roof rail mga ka-DIYs. Dalawang klase din po to. Isa, dalawang mahaba at dalawa din yung maiksi. So meron po siyang alin bolt. Meron po siyang alin bolt, which is 3mm yata. Or 3mm alin bolt. Siya po yung adjustable po natin na alin para po mahigpitan doon sa railings natin po. Siya po nagsisilbing clip po ng ating roof rail po. So yan po, dalawang mahaba and then dalawa din po yung maiiksi para sa maiiksi na footing and then yung mahaba para sa mahaba na footing, which is the front side. So kailangan lang po is luwagan yung mga screws niya and then siguraduhin na tatama yung kanyang butas doon mismo sa butas din ng dalawang
clip po natin. So ganyan po yung mangyayari. A few moments later. Sa pag-install naman po, unang-una po natin gagawin is magsukat po tayo ng 3 inches at least po dito sa pinakadulo ng rubber railings po natin. And then pagkatapos po, ilinisin natin po. Linisin natin ng alcohol. And then doon po natin ipapasok yung short na clip po. Yung maiksing bakal is doon po natin ilalagay po. So yan po, kahit 2 to 3 inches lang po yung matitirang rubber dyan sa pinakadulo. So dito po, kailangan po nating luwagan yung mga screws para po pag-adjust po natin ng alin, kusa po siyang gagalaw or tawag nito, kusa po siyang mamumove para naman po iipitin niya doon sa mismong railings po na paglagyan po natin, mga ka-DIY. So you need to loosen this Phillips screws, apat yata to, apat na piraso po, para po magalaw po tong bakal habang hinihigpitan po natin ng allen bolt or allen wrench itong adjuster niya po. So yan lang po, mga ka-DIY, sa luluwagan ng kupo muna. Ito po, naipasok na po natin tong maiksing clip. So dyan po. And then all you have to do is to cut this rubber po according dun po sa size ng rubber clip na siyang pinasok natin. Nang sa ganun hindi po siya sasagabal. So kailangan po natin magputol ng rubber this time po. And then wala naman pong problema kasi natatakpan din po to at saka natatabo na press po nung rubber ng ating roof rail footing po, mga ka-DIYs. So ganyan po talaga ang pag-i-install ng clip type na roof rail po. So dyan po siya ilapag and then make sure po na tatama po yung butas kung saan meron pong dalawang bolt na siyang kakapit doon mismo sa ating clip, mga ka-DIYs. Dito naman po sa bandang unahan po or sa bandang dulo, itong malaking ano po, footing ng ating roof rail, doon natin siya ilalagay po. Hindi po natin ilagay doon sa mismong pinakadulo kasi po depende po yan sa ano po, sa haba ng flatness ng ating roof po. Kasi itong ating roof rail or roof rail bar is ano po, straight at saka bakal po to or aluminum. So kailangan po siyang straight po na surface po. So
limited po yung paglalagyan po natin. So make sure to measure it first. I think the maximum is 21. So yan po. So 21 po yung measurement natin ng ating bar para po eksakto po at hindi na bend ng maayos or hindi nadi-distort yung kanyang form po. So kailangan po yan para mapanatili po natin pulido or maganda yung pagkakabit natin po. So hanggang dito lang po yung pinakadulo ng front footing ng ating roof rail, mga ka-DIYs. So around 21 inches po. So yan po. The same time, pariho din po sa dito sa kabilang dulo, puputulan po natin yung rubber po para po maipasok natin yung mahabang clip, mga ka-DIYs. Dito po, naipasok na po natin yung rail bar mismo sa dalawang footing po ng ating roof rail. So, pagkapasok po natin ito, and then mahigpitan na po natin yung bolt po na siyang nag-hold doon mismo sa ating clip, time for us na po para i-cover po itong naka-exposed na internal part po ng ating footing, mga ka-DIY. So yung plastic na cover po para po hindi expose itong bolt natin. So at the same time, maganda na po siyang tingnan kapag naka-cover na po nung plastic cover ng ating roof rail footing po. Huwag po natin kalimutang ilagay po yung rubber po. Nang sa ganun, maganda po tingnan tong ating roof rail. So, papatong lang naman po natin yung footing doon mismo sa rubber po. Kasi siya po yung lalapatan ng ating footing, mga ka-DIY. So, ganyan lang po.
A few moments later.